So pag-usapan natin is building a solid financial foundation. So marami tayong mga challenges, no, especially sa usapang financial, no, especially sa finances. So marami talaga tayong na-encounter na challenges. So sa situation natin ngayon, ano ba yung mga saang situation ka na ngayon? So na problema ka pa rin ba sa mga bills, no? So every month meron tayong dumadating na bills. So may pinoproblema mo pa ba 'yan, pagbabayad, saan kukunin yung pambayad? Or are you drowning in debts, no? So kung ang pambabayad mo ng bills utang, tapos puro utang, no? So or are you prepared for an emergency? So kung biglang nagkaroon ng emergency, so kumusta naman, no, napaghandaan ba natin? So are your children growing up and your parents growing old faster than you can provide for them? So pag umaasa lang tayo sa, no, sa income natin, sa sahod, so ang baba, no, ng increase, mas mabilis pa lumaki yung mga anak natin or yung parents natin, mabilis ding tumanda. So tapos yung income natin ang bagal. Then are you properly insured in case something happens, no? Kung breadwinner tayo, kung biglang may nangyari sa atin, so napaghandaan ba natin yan? Then are you worried about your retirement, no? So kung wala kang ipon, hindi mo napaghandaan, no? So mga problema talaga tayo pagtandaan natin. So paano na, saan natin kukunin yung pag wala na tayong trabaho, saan natin kukunin yung fund, no? So mahirap nga umasa sa mga anak. So common mistakes, no? So so ba tayo na problema? So meron tayong mga mistakes, no, na di natin ginagawa. Pero meron, yung mga yaman, may ginagawa sila na di natin ginagawa. So isa dito yung written goals, no? So yung mga mayaman, gumagawa talaga sila ng sinusulat talaga nila yung goals, no? So importante yan sa, kasi pag di natin sinusulat, so parang wala lang, no, hindi siya documented. So pag may goal tayo, may target tayo, pag hindi natin siya susulat, parang wala lang kasi wala tayong goal, wala tayong target. Hindi natin may hit yung goal natin kasi hindi natin siya sinusulat. So kailangan, sabi dito, must be specific, measurable, attainable, rewarding, and timely. So kailangan specific talaga sinusulat natin, no? Tapos measurable. So for example, mayroong kailangan ma-hit mo yung goal in 5 years, no, 10 years. So ano siya, may ano kasi, may psychology na pag sinusulat natin yung goals natin. So may power siya na everyday, di ba, gumagawa tayo ng mga yung goals, no, sinusulat natin, may mga picture para makikita natin na every morning na magkakaroon tayo ng ano na yung motivation na gawin yung kahit nahihirapan ka, na-encounter ka ng mga problema, so tuloy-tuloy ka pa rin kasi gusto mo ma-hit yung goals mo, eh. So kahit ano mangyari, gawin mo pa rin kahit mahirap kasi gusto mo makamit yung goals mo. So may impact yan pag sinusulat natin. So kailangan meron sinusulat talaga natin yung goals natin. And pangalawa is we have no guidance. So nung nagsimula din ako, wala na naman nag-guide sa akin. So yung parents ko paras din employee, no? So wala nag-guide nung paano, saan mo ba ilalagay yung pera mo, saan mo siya i-invest, no? So through IMG, no? So matutunan talaga natin, no? So may guide tayo, marami tayong mentors, marami tayong coaches dito sa IMG. So sabi dito, 64% of us have no professional advice, no? So ang taas ng percentage na kaya puro ano talaga tayo, wala tayong coach, kasi importante diyan papasok yung importance ng coach na mag-guide sa atin na kung ano yung tamang gagawin, kasi nadaanan na nila yung mga nag-trial and error na sila. So tayo susundan na natin kung anong ginagawa ng
nauna sa atin yung mga successful natin sa IMG. So, kung anong ginagawa nila, so susundan lang natin. Then, third is we spend too much, no? Puro gasto. So, by default, gusto kasi natin, enjoy lang natin yung pera natin, eh, no? So, konti lang talaga yung nagsasacrifice. So, gustong pagkatanggap ng sahod, gastos agad. So, sabi nito, 58% of us don't utilize budget. So, di talaga nag-budget, no? 64% of us, yung savings is less than 3 minutes, no? 3 months. Less than 3 months expenses in savings. So, ang baba, no, puro gastos, walang budget, walang savings. So, fourth is about underestimating the taxes, no? So, hindi natin lahat ng binibili natin, puro tax, no? So, lalo na pag employee tayo, pagkatanggap natin ng sahod, automatic, bawas agad yung taxes. So, pag bumili tayo ng, pag mag-grocery tayo, so, automatic, bawas agad, may mga tax agad. So, lahat may bayad. So, hindi natin sinasama yan. So, isa sa kalaban natin, yung taxes. Then, yung inflation. So, ang taas talaga na inflation. So, dati, noong 1979, average household income is 12,000. So, noong 2013, 300,000 na. So, yung cost ng bagong bahay, so, ang baba pa dati ng 1979, 50,000 pesos. So, ng 2013, ang cost na is 2 million na. So, sobrang taas na. So, how much ngayon, no? Fast forward na yung 20, magkano na. So, pamasahay natin sa jeep, so, 20 cents pa ng 1979. So, ngayon, ng 2013, 8 pesos. So, ngayon, nasa 12 na ata, no? Yung pamasahe. So, ang taas talaga ng inflation. Tapos, ang baba ng taas na inflation, so, mababa yung sahod, mabagal mag-increase, no, ng income. Then, sixth common mistake is we save too little. So, hindi talaga tayo nag-iipon, no? Especially tayo mga Pilipinos, hindi tayo hilig mag-ipon. So, yung ibang bansa, no, sa US, nag-iipon talaga sila doon. Nag-i-invest, ipon. So, tayo lang talaga sa culture natin, no? Puro gastos tayo. So, 61% of us save less than 10% of our income. So, ang late lang talaga ng ipon. 52% of us have total investment below 100,000 pesos. So, ang late lang ng sinisave natin. Ang late lang din ang i-invest natin. So, puro gastos lang talaga. And 7 is we retire too soon. No? So, 53% of us expect to retire before age 60. No? So, pwede ka naman mag-retire ng mas maaga, no? Kung yung bata ka pa nag-start, sinimulan mo siyang mas maaga mag-ipon, nag-sacrifice ka ng mas maaga. So, mas maaga, pwede ka mas maaga mag-retire. No? Hindi siya sa age, no, na kailangan 60 years old ka pa mag-retire. So, hindi mo kailangan hintayin, no, na 60 years old na mag-retire. So, pwede ka mag-retire na mas bata kung nasimulan mo siya, no, ng maaga. So, target mo mag-retire at age 50. So, dapat sinimulan mo na mas maaga, no, na nag-iipon ka, taasan mo yung marami kang source of income, then nakapag-invest ka. So, makapag-retire ka talaga ng mas maaga. Then, 8, no, Social Security will take care of us. So, sabi ng iba, di ko na kailangan ng insurance. Di ko na kailangan ng long-term healthcare kasi may SSS na. So, kulang pa rin yun kasi ang liit ng SSS, no? So, will the government solve your retirement needs? So, hindi, no? So, tayo pa rin mismo, no, na gagawa ng paraan, no? Na paghandaan habang ano pa tayo, productive pa tayo, bata pa tayo, no? Malakas pa tayo, so paghandaan na natin yung pagtanda natin. So, huwag natin hintayin yung government, no, na bibigyan tayo ng pondo. So, tayo mismo yung gagawa. Then, last common mistake is yung procrastination. So,
So ito yung nature talaga ng tao na mag-procrastinate, na pag kahit alam na yung gagawin, so hindi pa rin gagawin, no? So may cost yan, ang taas, ang laki ng cost, no, pag pinapatagal natin, pag hindi tayo mag-take action agad, no? So ang taas ng cost, the cost of waiting. So dito, kung ang target mo mag-retire is 5 million, no? So ang target age mo is 60 years old. So kung 55 years old ka ngayon, so may 5 taon ka na lang para mag-ipon, no? So para maabot mo yung 5 million, so kailangan ka mag-save ng 68,249 monthly savings. So ang taas ng save mo. Then ang yearly is 818,987, kasi mas konti na lang yung ano mo, eh, yung time na mag na ma-hit mo yung target na retirement mo. So mas mataas din yung kailangan habulin mo, no? So kung nagsimula ka ng at age 25, mas maaga ka nagsimula, natutunan mo agad yung value ng power compounding, no? So mas mahaba yung ano mo time na mag-save, no? May 35 years ka na mag yung saving period mo para ma-hit mo yung 5 million. So mababa lang, no, compare dito. Sobrang taas. So kung 25 years old ka, may 1.5 lang every month. So kayang-kaya ipunin, no, 1.5 monthly, tapos yearly 18,000. So ang layo ng difference compared pag na-procrastinate ka, naghintay ka muna na lumaki yung sahod mo bago mag-ipon, bago mag-invest. So mas malaki din yung cost niyan. So napaka swerte na ng mga millennials, bata pa lang nato nalaman, no, yung mga concepts, no, financial concepts. So mas alay nila yung time na pag nasimula nila ng mas maaga. So laki ng difference, no, pag nag-start ka ng maaga kaysa late, no. So hindi natin alam na malaki pa rin yung cost na pag pinatagal natin. So kailangan i-assess natin na, no, yung finances natin. So kung saan na ba tayo, no, sa ang yung situation natin ngayon, saan na ba tayo, no? So kailangan i-prioritize natin yung financial goals, so para sa education natin, retirement, no, so para mabayaran natin yung utang, so meron tayong emergency fund. So kumusta yung ano natin present situation? Then kailangan i-itemize natin yung mga gastos natin. For example, nag-loan tayo ng bahay or nag-loan tayo ng sasakyan, no? Isulat natin yung mga expenses, yung mga utilities, no, groceries, mga gastos, may mga utang pa. So kailangan naka-itemize. Then ilista yung mga assets natin. Kung ano ba yung mga assets, mga, no, bahay, no, yung mga investment natin. Kung may retirement plans tayo, no, yung sa policy natin, magkano na yung value ng policy, my business. So kami, sinusulat din namin yan. Kami roan yung mga expenses, no, magkano yung mga investment. So may report, may reporting. So inano ni roan yung mga gastos, kung magkano na nangipon namin for this year, no, last year, tumaas ba yung ipon, no? So kung magkano yung gastos, magkano yung naipon mo, so ibawas mo yung gastos. So ito yung natira, ito yung naipon natin for this year. So mga liabilities, so kung may utang, so sulat. Kung may mga loan, no, personal loan, credit cards. So dito yung tanong, no, kung nasimulan ba natin yung pag-build, no? Have you taken steps to secure your financial goals, no? Nasimulan na ba natin, no, na i-build para maging solid yung financial foundation natin? So basic financial concept, no, X-curve concept. So habang bata tayo, wala talaga tayong ipon, kung meron man ang baba, no. So kailangan tumataas talaga yung line na to, yung low building wealth. So every peso na binibuild natin, no, directly proportional yung responsibility line, no. So every
peso na sinisave natin, so yun din yung bumabawas din sa responsibility line natin. So kung mas mapabilis natin mapataas yung wealth natin, yung money line, so mabilis din mawala yung yung responsibility natin, no? So ano ba yung mga responsibility natin? So yung food, shelter, na clothing, education, kung may utang tayo, yun yung mga responsibility natin. So hindi siya balance, no, kasi ang laki ng responsibility, ang liit lang ng savings natin. Tapos umaasa lang tayo sa active income. So we work hard for money, no? Pag hindi tayo nagtrabaho, so wala na tayong income. So paano pag nawala yung breadwinners, no? So doon natin kailangan yung insurance, no? Na pag nawala yung breadwinner, so automatic yung insurance yung sasalo ng responsibility. So pag nag-cross na yung dalawang lines, so magkaroon ng transition. So pagdating dito, kailangan may malaking savings na tayo para pag malaki na yung savings natin, so mag-zero out na yung responsibility natin, no? So ang kailangan naman natin dito yung pagtanda natin, no? Wala na tayong trabaho, so saan natin kukunin? So kailangan natin ng pera, so investment natin kukunin. So dito na yung money working for you. So yung pera na naman natatrabaho sa atin. So kahit wala na tayong trabaho, retired na tayo, so continuous pa rin, tuloy-tuloy yung natatrabaho yung pera sa atin. So what if we live too long? So yun yung kailangan natin, yung investment. Then sabayan natin ng healthcare, na pag nawala tayong, pag nagkasakit tayo, may panggastos tayo. So the sooner you save, so the sooner you can reduce your responsibility, no? So yan yung X-curve concept. So proper protection. So paano ba natin malaman kung magkano yung kailangan nating protection, no? So yung formula is retirement needed, no? Ang kailangan nating amount is yung annual income multiplied by 10. So kung monthly salary mo, multiply mo lang ng 12 para makuha natin yung annual income, then times 10. So kung may 20,000 pesos ka na, for example, monthly income, so multiply by 12, so may 240,000 ka na annual income. Multiply natin ng 10, so 2.4 million yung kailangan natin na money working for you, no? Kailangan meron tayo nito na protection. So ang 10% niyan is 240,000. So living on interest, ito na yung income, no, na pag nag-retire tayo, meron tayong 240 na annual. So divide mo ng 12 for 12 months, so may 20k. So replacement na siya. Pag nawala tayo, so may yung family natin, may buffer, may income pa rin na replacement na 20k per month pag nawala yung breadwinner. So managing debts, no? So kailangan ma-itemize natin yung mga utang, no? Kasama yung mga interest rate, no, term, balance. Then kailangan ma-differentiate natin kung ano ba yung kailangan natin, yung needs versus wants, no? So kailangan ma-identify natin yan. So for example, may mga bagong model ng cellphone, so needs ba yan or wants, no? Kung may gusto kang, yung iba pag may pinag-ipunan talaga, no, gusto lang na latest talaga yung cellphone nila, no? So kahit wala ng ipon, hindi talaga siya ipon, no, kasi inipon mo, ginastos mo rin, no? So wants yun, no? So kailangan ma-differentiate natin yan. Then ilista natin yung daily expenses. So ginagawa talaga na ito, so every day, no, pag gumagastos, lumalabas ako po, malengke, grocery. So pagdating sa bahay or kinabukasan, ilista talaga yung mga expenses, no, para alam mo kung saan napunta yung gastos, no. Then after, summarize monthly expense, no, so every month or quarterly nakalista yan, ito yung magkano yung gastos natin every month, no, average. So ito yung
cash flow, ito yung papasok, no, na pera, ito yung gastos. Then kung kailan, kung may utang ka, so kailan mag-adjust ka talaga ng lifestyle, no? Cut down your lifestyle. So kung may, kung puro latest yung cellphone mo, no, latest meron ka agad, so sacrifice ka muna ng luma or second hand na cellphone, no? Kailan mag-adjust ka para ma-manage mo yung mga utang. So generate additional income. So kung kulang yung income mo, sa so active income mo, so kailan may additional part-time job or business, no? Kasi mahirap talaga i-manage pag maliit yung income. So kailan dagdagan natin yung income natin. Then emergency fund, no? Prepare for unexpected. So paano pag biglang nawala ng trabaho, no? So kanina nabasa ko sa news, no, yung BPI nagsimula na silang ano, magbabawas, no, ng mga branches kasi gusto na nilang mag digital na, so hybrid na, so dahan-dahan na sila magbabawas ng branches. So meron mawala ng trabaho, so mababawasan na yung mga security, no, teller. So kung may mga manager dun sa branch, so malipat siguro sa ibang department, no. So dahan-dahan na talaga na di mo talaga sure na kung may trabaho ka ngayon, pwede ka talagang mawala ng income kasi nag-upgrade, nag-adjust din yung mga business, no, si kung saan sila makatipid, so doon sila. So ngayon mas marami nang tao nagtra-transact online, no, GCash, ang lakas ng GCash, so mas mapabilis pa, no, hindi mo kailangan pumunta physical sa branch. So iba ng business talaga nag-adjust talaga, no. So kailangan paghandaan natin 'yan, no, what if, no, next month, next year, no, bigla ka nawala ng trabaho. What if bigla ka nagkasakit, no? That is April, no? May namatayan, no? So saan mo kukunin yung panggastos, no? Emergency fund, no? At least 3 to 6 months na expenses natin. So investment, no, prepare for long-term goals. So kailangan paghandaan natin yung pang education sa anak natin, no? Kung may loan tayo, kailan mabayaran natin yung loan. Healthcare, no? Vacation, so pati vacation, may fund tayo dyan, pang gastos, para di natin magalaw yung ibang fund. So, iba-ibang fund, pang education, no? Sa bahay, healthcare, vacation, retirement. So, pang investment talaga, long term talaga, walang investment na paglagay mo, gusto kumita agad, no? Yung iba gusto paglagay, next month kikita agad. So long term talaga pag investment, kung gusto mong kumita talaga yung pera mo, so continuous ka maglalagay para kumita yung investment. So paano ba natin mapabilis, no, yung money line natin kanina sa X-curve? So with the use of, kung alam natin yung power compounding, so rule of money. So example dito, sa bangko, no, less than 1% lang. So 72 divide ng 1, so 72 years kung 1%. So ang tagal mag-double yung pera. So dito pag 12%, so every 6 years, no, nag-double yung pera. Pag 12%. So yung mayayaman, sila lang talaga alam nila kung saan nila ilalagay na mas mataas yung income, so, or mataas yung interest, no? So every 6 years dito, every 18 years, so para sila at the age of 65, so 6.4 million yung kinita na nag-invest sa 12%, pero yung 4%, no, 400,000 lang. So ang layo ng difference dahil sa power of compounding. So building a right plan. So kagaya sa bahay, no? So pag nag-build ng bahay, so meron talaga siyang plano, no, may blueprint, may mga engineer, may architect, no. So may mga mason pa yan para mag-execute, no. May carpentero, electrician, so kailangan may mga coordination yan, may plano, may coordination para ma-build yung bahay. So ganoon din sa financial natin.
So you need to have a financial service industry professional working with you to help determine the following solution. So para masolusyonan, so kailangan talaga ng financial educator. So para ma-protect yung family, paano ba pag nagkaroon ng emergency, paano ba mabawasan yung liability natin, no? Yung educational plan ng mga anak natin pag pagtanda natin, retirement. So the same din siya lang sa finances. So kailangan may coach na magtuturo. So ano yung foundation natin ngayon? What's your current financial foundation? Yung A ba? So wala ka pa rin ipon, wala ka pa rin investment, no? Puro utang. Wala pa rin protection, healthcare, no? Or B, na nasimulan mo na, nagsimula ka na sa journey, no? Sa para maging solid ang ano natin, financial foundation. So A or B, no? Saan ba tayo diyan sa current status natin? So the financial foundation, no? Have you taken steps to secure your financial goals, no? So again, sa pinakababa, no, additional source of income. So mahirap na isa lang yung source of income natin. So may mayayaman, may at least 3, no, to 7 source of income. Then simulan na natin healthcare. Then may protection, so kailangan mawala agad yung bad debts natin. Then manage natin, meron tayong emergency fund. Then last na yung investments sa stocks. So kailangan talaga may time to, no, yung sa stocks, bonds, mutual fund. Hindi siya yung gusto mo automatic kakita ka agad. So gusto mo kumita agad, so dito ka mag-focus sa business, sa IMG, na gusto mong matibay talaga, no? So dito ka tayo sa business, sa IMG. So investment, financial plan. So sa mutual fund, so is ownership. So mag-own ka ng shares, no? So kung gusto mong magiging owner ka ng mga malaking kumpanya, so bibili tayo ng shares through mutual fund. So dito din ako nag-start, no, ng 2009. So nung nalaman ko na kailangan pa lang ilagay sa investment sa mutual fund, so nag-start agad ako. So kumuha agad ako ng long-term care mutual fund start kasi may ipon na ako, di ba? So pag mag-ipon ka, gusto mo mabilis malipat. Kasi may ipon ka na, eh. Walang kita doon. Maliit lang yung interest sa bangko. So kailangan ililipat mo siya. So lipat agad doon sa mga investment, no, sa mutual fund. So kung wala kang ipon, di ka maka-start agad. So ang dami mo pang mga excuses na next month, no. So kasi di mo siya na-build yung habit. So pag na-build mo siya, nag-sacrifice ka na sa simula. So madali na lang yung pag-start, no? madali lang ma-execute. So money cost averaging, no? So ito yung strategy talaga sa mutual fund na hindi talaga natin matatimingan yung market, eh. Malikot yung market, akyat baba. So ang strategy talaga is money cost averaging. So every month, so naglalagay ka talaga kahit mataas ba yan. So wala kang pakialam, no, kung mataas ba yung market ngayon, mababa ba yung market ngayon. So basta strategy is monthly, tuloy-tuloy ka lang. So sa example dito, ang nilalagay na for illustration purposes lang, so ang nilalagay is 100 pesos. So every month ang lalagay ng 100 pesos. Tapos yung price per share, so sa first month 100. So yung nabili lang niya isang share lang sa first month. So nung second month, bumaba, no, yung presyo, naging 50 pesos. So lagay pa rin siya ng 100, so naging 2 yung second month niya. So after 6 months, 50 pesos na akyat baba yan. So ang total ng accumulated shares is 18 shares.
So, yung last na presyo is 50 pesos. So, 18 shares multiply by 50 pesos. So, may 900 pesos no, na value after 6 months. Tapos, na-contribute niya is 600. So, kumita siya ng 300. So, yun yung kita niya after 6 months. So, 50% over 6 months. So, kumita siya ng 8.33% every month. So, yung scenario na to, no, pataas. So, bullish yung market. No, consistent siya, pataas. So, nagsimula, nagbumili siya ng sa first month, 10 pesos. No, sa first month, 10 pesos yung price. No, so, now 10 pesos. So, pataas siya na pataas yung presyo. So, after 6 months, 5 na lang. No? Kasi 20 pesos na yung ano dito eh. So, 5 shares. So, ang total shares na nabili is 42. Tapos yung price niya after 6 months is 20 pesos. So, multiply mo siya, ang value is 845. So, minus mo ng contribution ng 600. So, kumita ng 245 na kita niya after 6 months. Yung scenario 2, so dito, yung presyo bumaba, so bumalik sa same price. Na ganyan yung graph. So, 85 yung shares, yung price 10 pesos. So, after 6 months yung na-gain niya is 252.50. Then, scenario 3. So, mataas siya nagsimula, tapos bumaba, tapos tumaas ng konti. No? So, sa first month, 10 pesos, naging 4 pesos, no? Tapos dito na siya nag 4.5 na. So yung total shares na nabili 257, tapos yung price 4.5 yung last na presyo. So kumita siya ng 1,000 plus. Tapos bawas yung contribution niya 600, so ang taas ng kita niya 557. No? So mas kita kapag down no, yung market. Kasi mas marami. Ito yung pinaka-down. So, mas marami siyang nabili. Then, tumaas. Kaya, mas malaki. So, di mo kasi siya matimingan kung kailan akyat, kailan bababa. So, sa mutual fund, tuloy-tuloy lang talaga tayo mag-save para over time, the long run, so, kikita ka pa rin. So, yun yung strategy, money cost averaging. So sa investment, no, meron na tayo sa Sodebo Funds, no. So kami nag-invest kami, so meron din sa Most 18, no, yung PDF. Then Sodebo Funds. So meron tayong mga partners, marami tayong partners na pwedeng paglagyan natin ng fund. Then healthcare, no. Healthcare, meron tayong short term and long-term healthcare. So, ito talaga ang sinasolve niya, yung long-term healthcare. What if I die too soon? So, may insurance agad, may instant money. And what if I live too long? So, solution is investment. So, yung healthcare natin, nasosolve agad yung major no, na kailangan, insurance, investment, then long-term healthcare. So, ano ba yung difference no, ng short-term and long-term healthcare? So, yung short-term healthcare, so renewal not guaranteed no, if high claim. So, kung yung policyholder, no, ginagamit niya talaga, so hindi siya guaranteed na next year, i-renew ka ng provider. No? Pero dito sa long-term, guaranteed siya. So, may 7-year. Yung binabayaran natin sa Kaiser, so automatic siya ma-renew for 7 years, no? So, fix yung binabayaran natin for 7 years. Pero yung short term, so, tumataas every year, no? Every year, nag-increase yung premium until 60 years old. Pero sa long term, fix yung binabayaran natin, hindi siya nag-increase
Paano binayaran natin yung first year, so yun pa rin yung babayaran second year, third year, hanggang matapos yung 7 years. So fix yung premium natin. Then generally, no insurance coverage from provider na. So kung meron man, ang baba ng insurance. So dito sa long-term healthcare, so may term life, no, so may covered ka na agad, no, may accidental, kung namatay yung policyholder, so waive agad. Kung nabayaran lang ng isang taon or 2 years, tapos nagkaroon ng aksidente, namatay yung policyholder, so waive na, automatic, fully paid na yung Kaiser. So covers up to 60, at the age of 60 lang. So dito sa Kaiser, so pwede kang makovered kahit more than 60 years old ka na. So pre-existing illness not covered during first year. Dito, yung pre-existing not covered during accumulation, pero after paying period na covered na siya. Then not flexible, not transferable. So sa Kaiser, pag nawala yung policyholder, so pwedeng ma-transfer nyo sa beneficiary. So reinstatement is limited only for 30 days of lapse policy. Sa Kaiser, so pwede ka mag-reinstate within 2 years na nag-lapse siya. For example, nawalan ka ng trabaho, so binigyan ka ng 2 years na mag-reinstate. So mahaba na yung 2 years para mag-reinstate. Then yung short term, continuous yearly payments, no, kahit ginamit mo siya o hindi. So tuloy-tuloy yung bayad, no. So dito, pag hindi mo siya ginamit, so ibabalik sa iyo yung 85%, no, pag hindi mo siya nagamit during accumulation period, yung 7 years, per 7 years, ibabalik sa iyo yung 85% sa contract price for non-utilization during paying period. So parang naging libre na rin yung ano mo, si binalik na sa'yo yung 85%, no? So lalo na pag nag-spot cash ka, so malaki yung matitipid mo pag spot cash yung kinuha. So the complete financial plan, no? So nasosolve na talaga yung kailangan natin, yung healthcare, may protection, then may investment. So sa IMG, so may pag ginawa natin yung business, so mayroon tayong additional source of income talaga. So hindi lang isa, no, multiple source of income. So sa mga training natin, no, sa trainers academy, so dinidiscuss yan yung business, kung paano ba tayo kumita, no, ng hindi lang siya isang source of income. So multiple. Then healthcare, mayroon tayong partner na Kaiser. Sa life insurance, meron tayong most 18, no? Kailangan matanggal natin yung utang natin. Then investment, marami tayong partner na investment sa IMG. So financial independence is not a dream, it's a decision. So to know more about IMG at para makita mo ang membership benefits, pwede kang pumunta sa bit.ly/enrollinimg. Again, ang IMG membership ay 5,500 kung ikaw ay nasa Pilipinas at around 10,000 pesos pag international. Para mas maintindihan mo ang Kaiser, pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser Investment Plan. May mga short videos ako dito about Kaiser. Kung gusto mo mag-request ng Kaiser proposal, pumunta ka lang sa bit.ly/Kaiser Proposal. Kung may question ka, i-message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano. Ang messenger link ko ay bit.ly/roanfb. Pwede mo rin akong i-email sa roan.capistrano@gmail.com.